Sa mga solid HTV positive, maaari kang magbahagi ng iyong nakakahilakbot na karanasan sa ating email, ricoloco87@gmail.com, o di kaya'y i-private message sa ating Facebook page, Hilakbot TV Pinoy Horror Stories. Tara! Kwentuhan tayo sa Subscribers Hilakbot Stories kasama si Red, Lunes at Piyernes, alas 9 ng gabi, dito lang sa Hilakbot TV YouTube channel. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories. Isang nakakahilakbot na gabi na naman sa inyong lahat, mga solid HTV positive at mga solid kasindak listeners po natin. Ako po si Red, ang boses sa likod ng Hilakbot TV at ng Sindak Short Stories. Ito na naman po ang ating SHS, Subscribers Hilakbot Stories. Mga totoong kwentong katatakutan mula po sa ating mga senders, mula po sa ating mga legit na listeners na napapakinggan po dito sa channel natin, Hilakbot TV, Monday and Friday 9 PM, at ganoon din po nakashare sa Sindak Short Stories channel, at ganoon na rin sa ating podcast every Saturday naman po ito 9 PM din. Sabayang mapapakinggan sa puntong ito ang SHS sa ating Facebook page, kaya i-like at i-follow na rin po yan, Hilakbot TV Pinoy Horror Stories. Ang unang tampok nating kwentong ito ay mula po sa hindi na nagpakilalang sender, at huwag na rin daw nating itago ang kanyang pangalan dahil ayaw daw niyang makilala siya ng kanyang mga boardmates sapagkat nakikinig daw ang mga iyon dito sa ating channel. Nakatira kami sa anak ng amo ng magulang ko sa Balete Drive. Alam ko naman na kapag sinabing Balete Drive ay lugar o pugad talaga ng katatakutan. Nung time na nasa Amerika ang anak ng amo ni Mama, kami lamang ang natira o kami lamang ang naiwan sa bahay ng amo nila. Kumbaga, kami ang nag-caretaker. Kasama ko si na Mama, si Papa at dalawang katulong din ang nasa naturang bahay. Sa katunayan, napakalaki ng bahay na iyon, at parang masasabi kong sa akin ay mansyon na ang itsura niya. Mayroon pa kasing basement, pero sabi nila maraming kababalaghan daw doon. Tanghaling tapat noon nang biglang sumakit ang tiyan ko at nagpasama ako sa Papa ko. Bukod kasi sa sumasakit ang aking tiyan at tinatawag na ako ng kalikasan, ay nagahalo din yung pagkatakot ko dahil sa dami na rin na mga kinikwento ng mga katulong doon tungkol sa bumubukas daw na gripo. Nasa kalagitnaan ako ng aking pakay sa loob ng CR nang bigla na lang bumukas ang gripo sa gilid ko. Aaminin ko po talagang hindi ko talaga ito binuksan at hindi po ako gumagawa ng kwento. Hindi lamang po iyon, sapagkat pati ang shower na nasa aking harapan ay bigla na lamang bumukas kahit wala naman po akong kasama sa loob. Dito ay napatunayan ko ang kwento na mga katulong tungkol sa mga biglaang pagbukas ng gripo at ng shower. Tinawag ko kaagad si Papa noon. Parang iiyak na nga ako ng time na iyon sa sobrang kilabot, dahil nagsasabay din ang sakit ng tiyan ko at ang pagkatakot. Ito po ay mula sa isang hindi na nagpakilalang sender. Hindi, ang tanong ba, nung tinawag mo si Papa mo, tinawag mo siya para pumasok sa loob? O paano? O ba ikaw yung lumabas at tinawag mo siya sa labas? So ibig sabihin, hindi ka pa naghugas. Diba? Hindi ka pa naghugas tapos tumakbo ka na agad sa labas. Ano? Ano kaya? Medyo may pagkababoy yung yung datingan nun. Hindi, biro lang. Pero kasi kung ikaw naman, magiging initial reaction mo talaga yun, diba? Sa mga nakikinig sa atin, kung ikaw talaga ay biglang wala ka na makasama, biglang nagbukas ang gripo, ang shower, ay ito yung mga usual na nakikita natin sa mga horror movie na, di ba, wala ka namang kasama tapos biglang nagsibukasan yung mga gripo na yan. Eh talagang initial reaction mo, tatakbo ka. Kung talagang ikaw talagang scared na scared, parang scared to death, ika nga natin.
wala ka nang pakialam kung madumi ang katawan mo, kung hindi ka pa naghugas, hindi ka pa nag-ano ng eng-eng, ng ano, di ba? Kaya maintindihan natin. Kaya para siguro hindi na siya nagpakilala. Maraming salamat po doon sa sender nating iyon. At salamat din sa pagbabahagi dito sa ating SHS ngayong gabing ito. At hello po, ito patik-tik sa lahat ng mga nasa live chat ngayon. Medyo na good vibes lang ako doon sa unang story natin. At ganoon na rin po syempre sa lahat ng mga nasa Facebook, yung mga hindi nagpaparamdam dyan. Ako, paramdam na rin po kayo dyan ha, para malamat makilala naman din po namin kayo. Mga nasa podcast world, hello po sa inyo. Maraming salamat sa pagtangkilik ng Hilakbot TV at ng Sindak Short Stories. Ang ating schedule po ng mga episodes sa podcast po ay basta every other day po yon, 9 p.m. Hindi po kasi siya every day. So parang kung halimbawa ngayong gabi, Lunes for example, meron. So Wednesday na magkakaroon. Parang ganon. Excuse me, nagbibinata na naman. So Wednesday na naman magkakaroon. And Wednesday ng 9 p.m. and then Thursday and then Friday ulit. Parang ganon. So at least malaman natin kung paano natin binabicycle yung scheduling, kasi hindi po talaga kaya lahat ng admin natin, since hindi naman po hindi namin nakakasama yung ibang mga kasama namin dito sa team, dahil gawa nga nung hinaharang-harang pa rin sila sa checkpoint at hindi sila pwede makarating, eh kaya hindi na lang po namin sila pinapasugal na makipag-away sa mga frontliner, yung mga nasa checkpoint, yung mga police. Baka mamaya ako pang managot sa kanila. Anyway, patik-tik muna tayo mga giliw naming tigapakinig, si Mark Justin Capito, si Jonathan Sapilan and family. Patik-tik po kami, lagi po kaming nakikinig. We, talaga ba? Purification Mendoza, tinamaan ako doon sa sabi mo Sir Red. At dahil diyan napa-comment na lang ako. Alin po doon? Yung bang sinabi ko na mga silent listener dapat mag-comment ganun. Hindi naman po sa pilitan 'yan, pero at least 'di ba, oh, na-mention kita, nakilala ka namin. Purification Mendoza. Ayan, patik-tik din natin si Mark Loreto de Ocampo at tama ka doon sa sinabi mo. Sinabi mo si Red na ang mga babae parang adobo, hindi kumpleto pag walang toyo. May nag-react dito sa sinabi kong to eh. Hindi ko na matandaan kung saan. Anyway, listening po while on duty, natatawa talaga ako sa SHS. Nakakabalansi po. Kung yung mga regular episode ay nakakatakot, ito naman po medyo may pagka-light and horror comedy naman po, sabi niya. Stay safe po, team HTV, sabi niya. Thank you. Maraming salamat po talaga sa inyo. Okay, so next, move on naman tayo sa ating isa pang kwento dito. At ito naman po ay mula sa ating email at ito ay kay Mac Hamdan Hapar o Japar. Magandang gabi po sa lahat ng mga ka-HTV positive, lalong-lalo na sa... Sige na. Pero pa siya sinabing adjective, wag na lang. At sa magandang producer na si Miss Lara. Oh, Hokage. Feeling mo ikaw si Arnold Clavio, ha? Hindi, pero lang. At sa lahat ng staff na bumubuo po ng inyong channel at ng Sindak. Ako po ulit ito. Ako po yung isa sa mga solid listener ninyo dito sa UAE. Ngayon naman po ay ibang kwento naman ang ibabahagi ko sa inyo. Yung sobrang hindi ko po talaga makakalimutan na pangyayari sa buhay ko way back nung nasa third year high school ako. Paumanin po sa mga nakikinig ngayon dahil medyo may maselan o nakakadiri po sa... O talaga sa part daw na mapapakinggan natin. Kaya sabi nga ni Miss Lara, listen at your own risk. Daming disclaimer niya. Kung maselan at maarte ka, skip mo na lang muna tong kwento na ito. Ginaya mo yung script namin dun sa ano, disclaimer. Ito, Near Life and Death ang title nitong kwentong ito. Okay, ito na talaga yung kwento niya. Third year high school ako noon sa isang university sa aming syudad na kilala sa Pilipinas bilang Tuna Capital of the Philippines and Home of the Champion. Nung panahon na yon, kasagsaga ng mga trahedya at merong mga nangyayaring bombing sa aming syudad at giyera sa kalapit na probinsya. Naalala ko pa noon na naglunsad ng all-out war ang nooy presidenteng si Erap laban sa mga rebelde, pero magkagayon pa man,
meron pa din kaming pasok sa eskwelahan. Nakatira ako noong panahon na iyon sa bahay ng tita ko kasama ng ate ko at ng asawa niya. Mahimbing ang tulog ko ng isang gabi nang makaramdam ako ng pananakit ng tiyan. Pananakit din ng tiyan to. Siguro bumangon ako sa pagkakahiga at mga past 4 a.m. na yon at nagtungo ako sa palikuran. Yung palikuran po ay nasa dulo ng compound namin at medyo madilim at katabi naman noon ng isang compound din na may lumang bahay at may iilang malalaking puno sa gawing mga pader o sa gawing pader nito. Nung natapos ako sa palikuran, buong akala ko ay okay na. Bumalik ako sa pagkakahiga. Hindi rin po siya naghugas. Bigla na siyang bumangit. Bumalik sa pagkakahiga. Okay, tuloy tayo. Tuloy. O, biro lang abawal sa mga KJ. O ba? KJ, alis. Nung natapos na ako sa palikuran, buong akala ko ay okay na. Bumalik ako sa pagkakahiga pero dun pala magsisimula yung sobrang panghihilakbot ko. Sa katunayan, hindi pa man ako nakakabalik sa pagkatulog o pagtulog ay bigla ulit akong nakaramdam ng pananakit ng tiyan. Kung kaya, sa ikalawang pagkakataon ay bumalik muli ako sa palikuran. Matapos ko rin gawin ang pakay ko sa CR, dito na rin muli nagparamdam yung hindi ko talaga makakalimutan. Ewan ko ba kung sino ang gumalaw ng isa sa mga daliri ko sa paa. Hindi ko po talaga ito ginagalaw. Bigla na lang po siyang napagalaw at pagkatapos ay sobrang sakit ang idinulot nito sa akin. Para kang tinutusok ng karayom sa sobrang sakit. Siguro yung sinasabi niyang karayom, yung ilang beses siguro o maraming karayom, di ba? Kasi kung karayom lang to, parang injection, sabi kagat ng langgam. So yun, siguro marami, sobrang sakit talaga. Humingi ako ng tulong at ginising ko ang ate ko nung time na yon at ang ginawa niya naman ay pinainom niya ako ng tabletas. Pinahiran din niya ng Vicks ang tiyan ko. Ngayon, hindi lang ang tiyan ko ang sobrang sakit dahil pati yung nararamdaman kong tusok ng karayom sa daliri ng paa ko ay lalong tumitindi. Sa loob ng 3 oras na pabalik-balik ko sa palikuran, halos wala na akong mailabas kundi purong tubig na lamang. Dumating din sa punto na hindi na ako nakakatayo pa at lagi na lamang akong nakahiga. Dahilan upang dun na rin ako abutan sa aking higaan ng pagsirit ng likidong nanggagaling sa aking puwetan. Alam nyo na po yun. Siguro, yung mga ganun siguro yan, di ba? Hindi, kasi talaga totoo kapag may sakit ka ng ganito, minsan lalo't di ka na panghihinaan ng tuhod mo. Di ba? It's normal eh, yung mga may sakit na ganito. Anyway, ramdam na ramdam ko talaga din. At the same time, yung tusok ng karayom sa aking paa. Para bang pinagsasabay sila. Andun na rin nga ako sa punto na parang pinipilipit o kaya ay pinipiga ang nasa loob ng aking katawan kung kaya't mas lalong sumasakit ang aking pakiramdam. Dumating nga din sa punto na umikot na rin ang aking paningin na para bang unlimited ang pang-ikot nito sa isang washing machine. Nagsabay-sabay na ng literal ang aking pagkakasakit. Maging ang paglabas ng likidong literal na nasa aking puwetan ay hindi ko na rin nakokontrol. Wala ding makapagpaliwanag kung bakit nagkaroon ako ng ganong sakit. Halos wala na nga din akong maisigaw dahil namamaos na rin ako. Kung kaya't naaawa na lamang sila mama na ako ay tinitignan sa ganong kalagayan. Nataranta na rin sina ate at yung mga tao doon sa bahay. Di rin sila makapaniwala kung bakit nangyayari sa akin ito. Gayong nung isang gabi ay okay naman ako.
Lumipas ang ilang oras at ganun pa din ang nararamdaman ko hanggang sa napagdesisyonan na dalhin na ako sa ospital dahil hindi na nila kaya na tingnan ang ganung itsura ko. Nagtaka ako dahil ayaw din niyang tumingin sa akin nung binuhat na nila ako sa harapan ng tricycle. At dito nga, mas lalo pa akong natakot nang masulyapan ko ang aking itsura sa salamin na nasa tricycle. Yung mga mata ko ay parang sobrang lalim na pala. Kaya pala hindi makatingin ang ate ko sa akin at ganun na lang ang paghagulgol niya. Dahil para na rin akong kalansay sa payat. Nasa biyahe kami, ganun pa rin ang aking pakiramdam. Kung noon ay nasa paanan ko nararamdaman yung parang tusok ng karayom, ngayon ay sa bandang hita ko na nararamdaman ito. Hanggang sa pagdating namin sa ospital, agara naman nila akong nilagyan ng dextrose sa aking magkabilang kamay at binigyan pa nga nila ako ng oxygen dahil inamin kong nahihirapan na rin akong huminga. Dinig ko pa nga yung mga doktor na nag-aasikaso sa akin sa ER habang kausap ang ate ko na mabuti daw ay dinala daw ako agad sa ospital dahil kung hindi, ilang oras na lamang daw ay magiging critical na ang aking kondisyon. Ubus na daw kasi ang fluids ko sa katawan kaya nilagyan na nila ako agad ng 2 dextrose. Sobrang bilis nga din ng patak ng mga dextrose nung akin itong tinitigan. Sabi naman ng doktor ay dapat lamang daw ito upang makarecover ako ng mabilis. Doon pa lang sa ER ay nawalan na ako ng malay at paggising ko ng mga ilang oras, katabi ko na rin sina mama at papa kasama ang kapatid ko. Ikwento ng ate ko sa kanila ang nangyari sa akin noong umaga at hindi nagdalawang isip sina mama at papa na ipasundo sa kuya ko ang isang magaling na manggagamot sa baryo ni na papa. Isang oras at kalahati ang biyahe noon dahil nasa kabilang bayan pa siya nakatira. Nagpaalam sina mama doon sa may-ari mismo ng ospital kung maaari bang makagawa ng ibang paraan na gamutan para sa akin at naintindihan naman nila. Past 4 PM nang dumating sina kuya kasama na ang manggagamot. Dala ng manggagamot ay luya at itlog ng native na manok. Una niyang ginawa sa akin ay yung luya, ipinahid niya simula sa noo ko hanggang sa may pagbasa na rin siya ng orasyon. Habang ginagawa niya iyon ay tuloy pa rin ang pagpahid niya ng luyang hawak niya pababa sa leeg ko hanggang sa tiyan, maging sa singit ko, pababa sa paa at dito'y ramdam ko yung sobra na sakit, yung sobrang sakit. Parang mas lalo akong tinutusok. Pagkatapos ng luya ay yung itlog naman. Parehong proseso ang ginawa nila sa akin at nung natapos ay binuksan niya yung itlog at nagulat sila dahil sa loob nung egg yolk andun nasama ang imahin ng nilalang na may gawa ng sakit ko. Pinakita niya sa akin yung imahin na parabang korteng tao na hayop na ewan. Hindi ko talaga maipaliwanag. Basta ang sabi sa amin nung matanda ay isang jin o shaitan ang may gawa nito sa akin. Evil to no, yung mga demonyo yung tawag sa kanila doon. Ipinaliwanag sa amin ng manggagamot na kung hindi daw naagapan ang paggamot sa akin at paggawa ng ganong ritual ay baka sa puso ko na susunod ang mararamdaman kong parang tusok ng karayom at malamang yun na ang magiging dahilan ng aking kamatayan. Sobrang hilakbot ang naramdaman ko nung pagkasabi niya ng ganun. Worried naman ang pakiramdam ng aking mga magulang. Ganun din ang aking buong pamilya. Dahil same din sila nung doktor, pagkasabi na mabuti ay naagapan dahil kung hindi ay baka mawala na ako sa mundo, napaiyak na lang sina mama at papa at ang aking mga kapatid. Yung isang kuya ko na lagi kong ang kaaway dati noon ay narealize kong mahal din pala ako sapagkat nakita ko siyang umiyak at niyakap pa ako.
Laking pasalamat ko doon sa matandang manggagamot at maging sa doktor ko dahil nabigyan pa ako ng pangalawang buhay. Kung hindi dahil sa kanila, siguro hindi ako nakaabot sa ganitong edad sa ngayon at maipadala ang kwentong ito sa inyo ngayon, Sir Red. After nung pangyayaring yun, ay na-behind na ako masyado. So naiwan na daw siya masyado sa mga subjects niya, lalo na sa chemistry. Kaya bumagsak ako doon at tinake up o minake up ko na lang siya nung summer. So nag-summer class ako. Ang sabi nila mama sa akin, lapitin daw talaga ako ng mga nilalang. Magkagayon man ay laking pasasalamat ko dahil sa ngayon ay hindi ko na ulit naranasan yung pangyayaring yon. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa pakikinig ng aking kwento. At pasensya na daw po sa mga medyo tag dito yung mga mali-mali sa kanyang wording sa pag-construct ng kanyang binigay sa atin. First time daw po niya magpadala at maraming salamat po sa inyo dyan. Sa UAE ba yun? Sabi niya kanina. Tama, Middle East ano? Thank you sa iyo, ano, Makhamdam. Tama ba yung pangalan mo? Makhamdan Japar o Hapar. Ayan, thank you sa iyong oras na pagbigay mo sa amin ng kwentong ito. At iyon na, kahit papano ano, inopen ng ospital o ng doktor mo, para naging open din siya sa ibang alternative na panggagamot katulad nung albularyo. Kasi kung sa ano to ha, sa malaking ospital to, hindi nila papayagan yan. Sa pagkakaalam ko lang po ha. Kasi totoo yun. Siyempre, sino ba namang maniniwala doon sa mga alternative medicine na katulad ng ginagawa ng mga albularyo, yung mga katulad faith healer, mga ganyan, di ba? Pag sa mga doktor, siyempre alam naman natin nakasalig lahat ng kanilang mga findings, lahat ng kanilang i-a-advise sa'yo, mga medical advices sa'yo. Siyempre, sa pag-aaral galing sa siyensya. Kaya yun yung sinasabi natin na mabuti, naging open yung doktor mo para i-welcome yung iba pang klaseng panggagamot at parang pinagsama yung medical na aspeto at yung paranormal na aspeto. Kaya kahit papaano bumuti yung iyong pakiramdam, di ba? Kaya yun. Anyway, ang kagandaan nito, hindi na daw po niya yan nararanasan at dahil dyan magtitik-tik na po tayo, patik-tik natin si Ana Maria Quizon ng Cebu. Ayan, maraming salamat po at lagi kami nakikinig ng Hilakbot. Naks. Marie Sandoval, buti po may SHS kayo. Lumalabas yung karakter ni Kuya Red. Nakakatawa pala siya in real life. Bakit? Bakit sa ano? Sa fake life? Hindi ba? Ayan, ito pa. Sabi din dito ni Jovelyn Hona, patik-tik naman ako. Sabi niya, nakasubscribe po ako. At ano, 2018 pa, lalo na nung nilabas ninyo yung Manila Encounters. Yung sa Lagubang ni Aling Del din po ay lagi ko ding inaabangan at maging yung mga new story ninyo. Thank you po sa walang sawang pagbibigay ng ganitong klaseng kwento sa amin. Naks. Arman Rosales, ayan, patik-tik din natin at ganoon na rin sina Sheena Ladaga. Napakomment ako kasi nagtatampo si Sir Red. Ang sabi niya magparamdam. Okay, magparamdam daw yung mga silent listener. Oh yan, o, di at least, di ba, na-mention ka, Sheena Ladaga. Ayan, tik-tikin din natin lahat ng mga kapwa natin narrator kung may nakikinig man po sa atin at nandyan sa live chat at ganoon na rin sa Facebook stream natin. Maraming salamat po sa walang sawang pakikinig ng ating SHS ng Hilakbot. Okay, so lipat naman tayo sa isa pang kwento at ito naman po ay mula kay Aday Vanessa ng Oy from Florida, USA. How are you there? Thank you so much for tuning us in. Alis na tayo. Uwi na ako. Sakit na dyan ko. Okay, ito tayo kay Vanessa, all the way from Florida, USA. I've been listening to your program early this year and it's very addictive. Last night, nakikinig ako and you mentioned kung may nakikinig ba sa inyo dito sa US and meron po at isa ako doon. Ang story ko po ay tungkol sa paranormal. Back when I was in high school in 1993 sa isang sikat na university sa Cebu.
Oy, thank you po sa lahat ng mga Cebuano nating Solid HTV Positive. Thank you po sa inyo. Freshman year po kami noon. And since fully crowded na ang school dahil madami po ang enrollees, pinagamit sa amin ang speech lab, which was an abandoned room sa pinaka-corner sa fourth floor ng aming eskwelahan. May tig isang desk kami na may glass sa harap namin and dikit-dikit ito. At first, mga weird sounds and noises lang sa umaga ang naririnig namin na binabaliwala lang namin. Come 3 p.m, religion class na po yun. Habang nagle-lecture pa nga si Sir Perhes. Tama po, Perhes o Perges. At meron siyang sinusulat sa board, ay panaypulot niya ng chok kasi nababali na parang ayaw siyang pasulatin. Then kami naman, tahimik lang at nagtitake ng notes until may narinig kaming mahihinang iyak. Nagtinginan kami. Tinitignan din namin kung sino yung umiiyak na yon sa loob ng aming klase. Pero wala ni isa sa amin ang gumagawa ng tunog. Tumigil ang teacher ko sa pagsusulat sa blackboard. Napatingin din siya sa buong klase. Para bang nagpapakiramdaman kami. Hanggang sa unti-unti lumakas ang boses ng umiiyak. And I swear, nung time na yon, doon ako napaniwala o doon ko napaniwala ang sarili ko na totoo pala talaga ang multo. Habang lumalakas yung iyak ay humahangin din ng malakas. Kaya nagsitakbuhan na kami papalabas ng classroom kahit sinabi ni Sir na calm down. That was my first paranormal experience po, which is sabi nila may student na nagbigti doon sa corner room na yon since tago talaga yung classroom na yon. Sa katunayan, marami pa po akong experience after nung incidenting yon, Sir Red. But okay, so next time na lang daw po niya i-share, sabi niya. Okay, maraming salamat sa iyo, Vanessa. At kahit papano binigyan mo kami ng oras para kahit papano ay ma-send sa amin itong kwentong ito. Na-imagine niyo ba yung speech lab? Siyempre kung meron po sa eskwelahan ninyo dati, sa mga college o yung mga nag-take na mga, most specifically mga ano to, mga communication students, pwede rin siguro mga nag-teacher, yung mga may mga speech. Oo, yung kailangan na speaking skills, parang i-enhance yung speaking skills, yun talaga yon. Ngayon, so sinasabi niya dito yung parang hati-hati nila tas may iyakan. Pero doon ako natawa nung sinabi ng sir nila na calm down, please calm down. Bigla silang nagsitakbuhan. Eh tama-tama na sa fourth floor sila, baka pagkaintindi din ng ibang klase niya, eh calm down, magsibaba kayo. Ewan ko, ang gulo. Magulo yung utak ko ngayon, guys. Patik-tik lahat ng mga nasa live chat. Maraming salamat po sa inyo. May nagpakapi ba dyan? May nagpa-biscuit? Maraming salamat. Kung wala, okay lang. Maraming salamat din. At ganoon din sa mga nasa Facebook, paramdam lamang po kayo dyan. At sa lahat din ng mga nais mag-send ng kanilang kwento. Gayain nyo po yung mga first batch natin. Si Miss Vanessa from USA, tingnan nyo. From UAE, meron din tayo si Makhamdan Japar. Di ba? Thank you sa inyo po. At ang ating email, dito nyo muna po i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin pong i-message na lang sa Facebook. Ay send nyo na lang din po yung mga kwentong na i-send din nyo sa ibang channel. Oo, total ganun naman po talaga. Sinisend to all ninyo. Kaya ganun yun. At ganun din sa lahat ng mga nasa podcast. Pwede rin po kayo mag-email sa amin ang inyong kwento. And bibigyan natin ng oras to para ma-feature naman sa ating podcast, which is every Saturday 9 p.m. sa Stitcher, Podbean, Google Podcast, Anchor Podcast, sa Spotify, sa Apple Podcast, available din po Podbean at marami pang iba. So yon. And of course, ang ating Facebook files, meron din po tayo. Ang Facebook files po natin, syempre, streaming po yan para sa ating Facebook page. Mga mahihina ang data at nag-request po sa amin na lagyan namin ang Facebook ng mga story para nang sa ganun, mapakinggan din daw nila tayo sa Facebook. So selected stories po dyan ang ilalagay natin, which is every Wednesday, Saturday, and Sunday, alas 12 ng hating gabi po. Okay?
At ganun din po sa ating Hilakbot IGTV. Ewan ko kada ano ba, Wednesday, kada Wednesday at 12 midnight din po yan naka-schedule dyan. So check nyo na lang po ang lahat. At ganoon na rin sa ating TikTok, mga 60-seconder horror, mga bite-size horror stories lamang po ilalagay natin. Kasi yun lang kaya, no? 1 minute lang eh. So yun, ilalagay din po natin dyan, Hilakbot Pinoy Horror Stories, nakalagay sa TikTok. And hanapin nyo rin kami sa IG. Okay? Magbabalik po kami, dyan ka lang. Ito ang subscribers, Hilakbot Stories. Hilakbot Creepy Facts. Isa sa mga kinatatakutang pamahiin sa ating bansa ay may kaugnayan sa panganak sa bahay imbis na sa ospital. Ayon sa paniniwala, kailangan ninyong takpan ang lahat ng mga butas sa inyong bahay upang hindi makapasok ang masasamang espiritu. Ito daw kasi ang maaaring magdulot ng kamatayan ng bagong silang na sanggol. Hilakbot Creepy Facts. Tuloy-tuloy ang kwentuhan at takutan sa ating side channel, ang Sindak Short Stories. Mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga maikling kwentong katatakutan. Suportahan ang Pinoy Horror Community sa YouTube. Hilakbot Creepy Facts. Isa sa mga kinatatakutang pamahiin sa ating bansa ay ang pagpag. Hinihikayat rito na huwag kayong uuwi kaagad diretso sa iyong bahay matapos bumisita sa isang lamay. Maaari daw kasing sundan ka ng kaluluwa ng namatay kung saan ka unang tumuo matapos sa lamay. Hilakbot Creepy Facts. Ito ang subscribers, Hilakbot Stories. Nagbabalik po tayo sa subscriber si Hilakbot Stories dito po sa Hilakbot TV na nakashare din po sa Sindak Short Stories, ang aming bunsong channel. I-subscribe nyo na rin po yan ha, para po syempre magkaroon tayo ng mga gabi-gabing doses of short horror stories, parang compilation ng style niya. Ayan. Patik-tik muna tayo sa mga sumusunod. Ito po sina Jade Takuling. Good evening po Sir Red at bagong subscriber po ako. Oy, welcome po sa ating channel. At talagang gustong-gusto ko po yung ganitong nakakakilabot na iba't ibang kwento na lalo true story talaga. Sabi niya, maraming salamat, buti na po at meron kayong SHS. Ako po si Jade, isang OFW sa Hong Kong. Ayun, patik-tik na lang po sa mga kapatid kong mahilig din po sa ganitong nakakatakot na kwento. Sina Shirley, Jerry, Rosaline, Jeneline at Jocelyn at ang Nulian family. Maraming salamat po. Okay, at ito si Vanna Tonjok na Tonjok ba? Tonhok. Ayan, baka sabi niya baka may magparamdam din sa akin dito sa Jeddah. Sabi niya kasi ito lagi din nating tigapakinig ito si Vanna. Vanna o Nana. Anyway, ipa tayo sa isa pang kwento natin dito mula naman po sa ating email. At ito po ay galing naman kay Marcelino Ramos. Gandang gabi po sa lahat at sa lahat ng HTV Positive. Ito pong kwento kong ito ay nangyari sa amin ng nanay ko taong 2000 pa po. Araw po yun ng Huwebes, Sir Red, at pauwi kami ni nanay galing sa pagsamba. Alas 8 po yun ng gabi. Habang naglalakad po kami ng nanay ko papasok po sa amin, ay umambun pa po yun. Nung malapit na po kami sa mga puno ng kawayan, Sir Red, dito'y nakarinig po kami na parang may nagpuputol ng mga kawayang matatangkad. Nung pagtapat po namin si Red ng nanay ko, bigla na lamang pong humarang sa dadaanan namin ang mga kawayan. Sabi tuloy ng nanay ko, relax lang daw at wag ko daw ipakitang natatakot ako. Kahit sabihin ni nanay iyon, ewan ko ba at parang yung lakad namin ay patakbo na, Sir Red. Alam kong natakot din si nanay pero ayaw lang niyang ipahalata sa akin. Pasensya na po kung magulo yung sulat ko. Wala problema yan. So yung sabi niya, siguro yung mga bigla daw humarang, siguro nag-bend yung
Ano-paano ba? Natumba yung mga kawayan sa dadaanan ninyo? O baka talagang may nagpuputol? Diba? Tapos saktong buti hindi kayo nahagip, buti hindi kayo na tabunan ng mga kawayan na yun. Kasi masakit din yun ha, diba? Sa akin nga din, sabi ko nga sa inyo, yung isa sa mga karanasan ko din sa kawayan, yung sinasabi ko sa inyo na na-jingle ako yun sa isang, may isang inuman ako noon, college noon, nasa bukid yun. Eh nadaan kasi andun yung bahay ng aming kaklase, andun din yung celebration. Eh kaya pumunta kami, na-jingle ako, tapos bigla nakita ko may mga kawayanan banda doon. Tapos wala namang kahangin-hangin, pero yung pag-sway nila, alam mo yon, na parang ang lakas ng hangin sa kawayanan, pero hindi mo maramdaman kasi wala naman talaga. So inisip ko na lang baka doon sa tuktok ay talagang malakas ang hangin. Pero ang creepy talaga, lalo na kung ang tahimik ng lugar, lalo na bukid, sabi ko nga sa inyo, at puro mga tunog lang ng mga insekto, mga panggabing insekto naririnig mo, tapos sasabayan pa ng ganun, walang hangin pero langit-ngit ng kawayan yung maririnig mo. Diba ang creepy? Alam nyo naman pagdating sa mga dito sa Pilipinas, sa mga kawayan, tahanan daw ng mga maligno, ng mga engkanto, kapre, diba? Anyway, move on muli sa isa pang kwento at mula naman po sa ating email. Actually, avid reader daw siya ng Hilakbot. So paano binabasa mo to? Anyway, ako po si GR, as in GR. Super hanga po ako sa lahat ng mga nagpre-prepare ng story ninyo mula sa editor, writer, and narrator. 20 years old ako na nagtry ako magpahinante ng truck. Mga baso na plastic ang dinideliver namin mula Cavite papuntang Nueva Ecija o kaya Pangasinan. Kaya nakakauwi na ako ng alas 11 ng gabi o minsan pa ngay madaling araw. March 2016, tanda ko pa, 1 a.m. na ako nakauwi. Mabuti na lang at may kasabay ako na pasahero sa tricycle ng ganong oras. Maluwag ang kalsada dahil iinan lang ang mga sasakyan at puro truck pa nga kadalasan. Nung lumiko na ang tricycle sa may Welcome Gen 3 sa may Monterrey at nung nakalagpas na kami sa barangay ng San Francisco ay may nakita kaming nakataob na jeep at tricycle. May lalaki na naka-gray na jacket at naka-hood na kumakaway sa amin at pinagilid kami. Sinunod namin yon ng tricycle driver. Saktong paggilid namin ay may sumulpot na mabilis na jeep at nadali yung gilid ng tricycle namin kaya tumalsik din kami pero hindi kalayuan. Nasugatan din kami doon. Nakita ko yung lalaki na kumakaway sa amin na nagmamadaling umalis at may napansin ako sa kanya. Dahil lang suot, yung laki ng katawan at yung postura ay akong ako. Nagulat ako nang nagtama pa ang mga mata namin. May dumating na barangay tanod at tinulungan kaming dalhin sa isang pinakamalapit na klinik. Yung driver ng jeep ay buhay pero lasing. Paso nagmaneho ng lasing. Sumakay kami lahat sa sasakyan ng tanod at umidlip muna ako. Pero ilang sandali lang ay nagising na naman ako at nasa tricycle kami. Yung nangyari po kanina ay ganun din ang eksena. Kung kaya't super ang kaba ko ng oras na yon. Inisip ko ay baka panapanaginip lamang pero nung malapit na kami sa lugar ng aksidente ay wala na doon yung kapustura ko. Nakikita o nakakita ako ng liwanag na galing sa jeep at huli na ang lahat para umiwas. Tumalon ako na mabilis at nabangga na ng jeep ang tricycle na sinakyan ko. Duguan po ang mga pasahero at maging ang driver ay hindi rin po swinerte na mabuhay. Pero wala pang 5 minuto. Nakita ko na may tricycle na padaan sa amin at kitang-kita ko ang sakay. Walang iba kundi kami. Isa lang ang naisip ko. Baka ma-aksidente din sila kaya sinenyasan ko sila na gumilid. At yun na nga, lumabas na naman ang jeep at nawala bigla ang tricycle na sinakyan ko at ang jeep na naaksidente. Ang andun lang ay ang tricycle na sinakyan nila. Anyway,
Hindi ko na po ito itutuloy ha. Abangan nyo na lang po yung regular episode nito. Medyo maganda siya eh, para gawing ano, regular episode. Ewan ko lang kung napakinggan na po nito sa ibang channel na naman. Na baka meron na naman kayo napakinggan sa ibang channel. Hindi, basta abangan nyo na lang po. Gagawin nating regular episode yung kwentong ito kasi may kahabaan din siya. At medyo nakukuha ko yung gusto niyang kwento dito. Ayan, so ilipat ko na lang ulit ito kay RJ mamaya at paano natin. Pa-proofread na lang natin. Anyway, maraming salamat kay GR. Abangan nyo po ang buong kwentong ito kaya dapat tumutok ka talaga sa ating channel. Okay? So yun din po ang ating sinasabi dito sa lahat po ng mga solid HTV positive at mga solid kasindak natin na sinasabi ko po sa inyo na dito rin po sa SHS, dito rin po kami tumitingin ng mga pwedeng maging kwento na pwede nating gawing regular episode. So kung kaya talaga natin na isa-isahin, i-filter lahat, gagawin ko po talaga para lang po syempre kahit papano marinig ninyo yung regular episode version niya. Okay? So yun. Anyway, lipat naman po tayo dito sa patiktikan na naman ang TDS Industrial. Actually, I used my company Gmail to comment. Nako, maraming salamat sa effort. Sana hindi ka pagalitan dyan. Patiktik na rin daw yung TDS Air Conditioning. Ayan, si Ma'am Rizel Santos at Mark Dionson. Maraming salamat po sa walang sawang pakikinig dyan sa TDS Air Conditioning. Ayan, at ganoon din po sa mga nag-super sa atin itong mga nakalipas na araw, si Dan Beam, si Amogen, ito pala si EDM Mori din pala ito, All About Lou at si Wrath. Maraming salamat. Sander Agustin din. Ayan, yung dun nagbigay po siya ng pakape sa Sindak, Team Sindak Stories. Okay, so ito rin nga pala, no, huwag ninyo kalimutan ang sumpa ng barangayo ng Tagalog zombie horror story natin na based on true story ng mama ni Mamshi Jobs Militar, yung ating writer po doon. Okay? So yan, paki-check na rin po and sa lagubang ni Aling Del and paki-usap din po, paki-share din po ang link ng ating istorya at ng ating SHS, mga regular episodes para marami din pong makapakinig sa atin. Okay? Rebecca Soke at ito na ang kanyang SHS. Maraming salamat po sa pag-feature ng una kong kwento at natuwa po kami kaya naisipan ko pong magbahagi muli ng aming karanasan. Naniniwala ka ba sa duwende o sa ibang lamang lupa? Parang anto, plug to ah. Naniniwala ka ba sa duwende o sa ibang lamang lupa? Lagyan mo na effects. Boom! Ako dati, hindi. Hanggang sa napag-usapan namin itong magkakapatid. Isang hapon habang nagpapalipas ng oras, nakatambay kaming magkakapatid sa sala habang nagkakape. Nakagawian na rin kasi namin iyon, kumbaga bonding time na rin. Inom kape habang nagchichikahan. Madalas binabalikan lang namin yung mga nakaraan, kaya tawanan at asaran talaga ang maririnig mo. Pero nung araw na yun ay napunta ang usapan sa lumang bahay namin sa Magsaysay at sa Vista Verde na parehong pinupugaran o pinamumugaran ng mga multo at iba pa. Maya-maya ay nabanggit ng kuya ko ang naranasan niya sa Magsaysay. Sabi niya ay mayroon daw duwende sa bahay namin na yun. Laging nasa may likod bahay kaya pinagbabawalan kaming pumunta dun. Bata pa ako noon kaya hindi ko naman yun pinagtutuunan ng pansin at saka wala talaga akong balak na pumunta sa likod ng bahay dahil maliit lang na espasyo yun at pakiramdam ko ay pinamumugaran ng mga ipis. Ang sabi niya, alam ko na paglaruan tayo ng duwende dun eh. Ang kulit kasi natin. Eh paano mo nasabi? Kasi isang beses, hindi ko na matandaan kung paano nangyari pero nakalutang tayo sa ere. Tsaka si ate DJ mo. Nanlaki ang mga mata ko dahil parang may naaalala rin akong ganong senaryo. Kaya sinabi kong, ay oo, alam ko yan.
Umiyak pa nga si Ate Pao niya ni. Tapos inaabot pa niya tayo. Hindi makapaniwalang sabi ni Ate DJ. Lo, alam ko din yan. Yung nagbubuda pose pa nga kayo tapos natakot tayo nung halos umabot na tayo sa ceiling kasi baka lumutang tayo palabas ng bahay. Dagdag ko pa. Tiningnan namin si Ate Pao na nakikinig lang at parang clueless siya. Wala daw siyang maalalang ganun. Sabi ko pa, akala ko talaga nun panaginip lang yun. Wika naman ni Ate DJ. Ako din nga eh, kasi imposible naman yun. So ibig sabihin nangyari talaga yun? Eh baka. Eh pare-pareho nating naalala eh. Tsaka baka naingayan sa atin yung duwende. O baka naman nakikipaglaro. Sabi ni Ate Pao. Tumawa ako. Naalala ko nga talaga yon. Kasi grabe iyak mo dun Ate Pao habang inaabot kami. Totoo. Tapos wala pa nga si Kuya Mix nun eh. Sabi ni Ate DJ na sinang-ayunan ko naman. Kaming apat lang talaga ang nasa sala noon nang mangyari yon. Ang weird lang kasi na magkaroon ng ganitong karanasan na akala namin ay panaginip lamang. Kung hindi pa namin yon na pag-uusapang kung hindi namin iyon na pag-usapang magkakapatid ay marahil hindi na namin yon maaalala. At bibitinin po muna namin kayo mga solid HDV positive at mga certified kasindak nating tigapakinig dahil yung susunod na part ng kanyang kwento ay abangan na lamang po natin sa regular episode natin na ipapalabas either sa Sindak or dito po sa Ilakbot. So abangan po ninyo yan tungkol sa duwende. Okay? So maraming salamat. Ayan po pagpapasalamat natin. At nakuha ko yung pagkaka-arrange yung flow ng kanilang kwentuhan. Masusundan mo eh. Diba? Kaya tingnan natin kung ano po yung magiging ending nito dito po sa kwento ni Rebecca Soke. Ayan, salamat. So abangan na lamang po yan. Muli po aming iniimbitahan kayo for Hilakbot TV Pinoy Horror Stories Facebook Files kada Wednesday, Saturday and Sunday para may pang weekend naman kayong pang chillax dyan. Alas 12 po ng ating gabi doon at syempre selected stories din po. Syempre ganun na rin po sa podcast natin every other day 9 p.m. sa mga nakikinig sa atin sa ating Anchor Podcast, Spotify. Maraming salamat po ha at tuloy-tuloy lang po yung pagsuporta ninyo sa ating podcast para mas marami pa kaming kwentong maisalaysay po dyan. At ganoon na rin po sa mga nakikinig sa ating Facebook, pwede rin kayo magpadala ng inyong kwento sa pamamagitan ng pag-message sa amin sa Facebook page. Ayan, Hilakbot TV Pinoy Horror Stories. I-like and i-follow na rin po yan para nang sa ganun eh. Alam nyo yun, may yung mga announcement natin, hindi kayo ma-late na malaman. Okay, nagpo-post po dyan lagi yung mga admin natin. Mga live chatters natin, yung mga nagpapakape, kung meron man, yung mga nagpapabiskuit, kung meron man, maraming salamat po sa inyo. At ganoon na rin po sa mga iba pang mga baguhan o bagong salta sa ating channel. At sa lahat ng mga baguhan, sinasabi ko po sa inyo, i-browse nyo na rin po yung iba pang mga playlist, yung iba pang mga kwento dyan. Kung feeling nyo at hindi po pwede sa inyo ang format na ito at medyo parang hindi maganda para sa inyong pandinig na live and yung audio recording natin, tapos parang wala siyang sound effects, mga ganon. Kasi nakaka-receive din po kami ng feedback and pinapahalagahan din po namin yan. So sinasabi po namin, pwede naman kayo mag-browse ng mga iba pang kwento dyan kasi ang dami po nating kwento kung tutuusin. Kung gusto ninyo ng mga talagang kwentuhan, punta kayo, hanapin nyo Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio o Sindak Short Stories Radio. Ayan na magsawa ka dyan from 1 hour, 2 hours, 3 hours pang relax mo lang, pang patulog, pang paantok, ganyan. At ganoon na rin sa mga regular episodes natin. Abangan din po this week kung ano po yung ating maitatampok. Kaya dapat lagi ka lamang tumutok dito. Ako po si Red, ang boses sa likod ng Hilakbot TV at ng Sindak Short Stories. Hanggang sa susunod pong muling SHS dito sa Hilakbot TV. Tuloy-tuloy lamang pong hawaan at wala ng galingan para lahat tayo ay solid HTV positive.
mga Solid HTV Positive, maaari kang magbahagi ng iyong nakakahilakbot na karanasan sa ating email, ricoloco87@gmail.com o di kaya'y i-private message sa ating Facebook page, Hilakbot TV Pinoy Horror Stories. Tara! Kwentuhan tayo sa Subscribers Hilakbot Stories kasama si Red Lunes at Piyernes, alas 9 ng gabi, dito lang sa Hilakbot TV YouTube channel.